ako ngayon sa quarantine facility. Welcome to Manila! Dito po tayo ngayon sa Manila. Nagka-quarantine. Ito po yung aking quarantine facility. Quarantine room. After all, we are business partners. Ayan po, ayan. 5 days po lang tayong magka-quarantine at depende po yan pag ikaw ay sinab-test na tapos maagang dumating yung result, maaga ka rin mapapauwi. Kasi ang sabi nila, pag lumabas ang result, pwede ka na rin lumabas. Oh, ganun po yon. Pero, grabe, wala mo lang magandang view dito. You see, look. Ayan. Philippines! Ganun pala dapat, hindi sa Manila. Kasi karating ko lang dito sa Manila. Excited lang! Mukhang... Dito ay may kape. Libre kape po. Yan, pero may dala akong sariling kape. Ayan, may kape ako. Tapos, pwede ka magtubig. Tapos ito, may mainitan. Ang sabi, kung gusto mong magpabili ng pagkain o ng anuman, pwede ka magsabi sa baba. Tumawag ka lang sa kanila. Tapos, bawal ang magpasa ng gamit sa kamag-anak o kumunta ang kamag-anak dito sa pagkasyo po ng airport, ang OWA ay nakaabang doon. Bibigyan po kayo ng pagkain saka tubig. Tapos, pagdating nyo sa hotel na pagka-quarantine ninyo, ay mayroon ding pagkain. Kaya, okay lang. Wala kang gutong kahit konti lang ano nila. Pero, okay. Maganda. Maganda ang ano nila. Kaso yung walang katapusang kape perma, walang katapusan na kasusulat ng kasusulat. Yan. Nakakarindi talaga. Nakakarindi talaga. Yan. Ngayon lang uli ako nakakapanood ng TV. Hi, BBM! I'm free now! Kahit wala pa akong tulog ngayon, magdamag-maghapon! Hayahay ang buhay! Para namang hindi ko kayo matulog dito maghapon, magdamag. Yung bang pahingang-pahinga, parang wala lang. Parang boring din, diba? Sabihin natin na nakapahinga ka, pero good para sa sarili natin na dahil ilang taon tayong walang tigil sa kakatrabaho. Ayan. Ito yung paraan para magpahinga tayo bago tayo makauwi sa pamilya. Okay na rin to kasi mapahinga ka naman. Parang kahit ilang araw pa bago kayo makita ng pamilya mo, mapapahinga ka naman dito. Maganda po yung ano nila. Facilities nila. Libre lang. Kanina sa airport ng Singapore, i-chine-check-in ko yung aking bagahe. Nag-over siya na 7 kilos ang over niya, ang excess. Ngayon, nasabi sa akin ng counter doon ay kung gusto kong bayaran ng $140. Isipin mo, $140, magkano yun na? Nasa 5,000 din yun, less than 1,000. So, ang ginawa ko, kahit ako mahirapan, binawasan ko talaga kahit ako may ilang bit-bit na para akong karangguni o para akong Christmas tree kanina sa bigat ng aking mga dala. So, ayun! Lumampas pa rin ng 1 kilo yung aking bagahe. Ay, dalawa yung bagahe ko. Kailangan 20 kg lang yung... So, ayun, hindi lang naman ako yung marami din naman dun yung nag-exist. Pero nakakawa talaga yung isang Pinay na nagpa-add siya sa agent niya ng
para sa kanyang bagahe, pero hindi siya na add, hindi niya na-inform agad yung kanyang age. So ayun, para din siyang Christmas tree na tulad ko. Yan ang mga ganun ng ano, isipin nyo, madaling araw pa lang nasa airport na ako, wala akong tulog hanggang ngayon. Tapos pagdating sa airport ng Singapore, nasa airplane ka pa lang, nag-fill up ka na hanggang sa makarating ka ng Pilipinas, fill up at fill up pa rin, na walang katapusan ng kapitin. Ganyan po ngayon, kahit pit ang sitwasyon dahil sa pandemic na yan. Hirap na hirap. Ang dami-dami naman ng papel na hinahanap. Kaya ang ginagawa ko, pinagsama-sama ko yung mga kailangan nila. Iniaabot ko na lang yung ano, para sila na yung maghanap ng kung anong hinahanap nila sa akin. Ito, sinasabi ko talaga, ito na yung hinahanap nyo. Ito na, dyan yung nalang punang lahat. Isang folder talaga yung pinibigay ko sa kanila. Hindi lang isa yung ibinibigay ko, kundi isang folder para sila na yung humanap ng kailangan nila. Sunod-sunod naman po siya, kaya hindi nahihirapan din yung may kailangan ng mga papel din. Isipin mo, double-double talaga yung ginawa ng amo ko. Diba? Thanks sa amo ko kasi talagang napakabait ng mga amo ko. Sila yung, siya yung gumagawa ng lahat. Tapos pipirma lang ako kung ano yung dapat kong pirmahan. Gagawin ko lang yung dapat kong gawin para dun sa mga papel na yun. Kaya, hindi ko na po na video yung mga una kasi ang dami ko nga pong dala, nahihirapan po ako mag-video. Kaya hindi ko na nakunan yung mga dapat, yung mga gusto kong kunan, hindi na. Ang hirap eh, ang hirap ng sitwasyon, lalo na ang dami mong dala. Tapos mag-video ka pa, diba? Hindi ka masasayahan sa pag-video mo. Pero thanks pa rin at nakarating ako ng safe. Maraming salamat sa aking amo. After 3 months, babalik na uli ako sa kanila. Kaya, mahirap din sila iwan dahil ginagawa din naman nila yung part nila kahit hindi nila ako kapamilya. Laking pasalamat ko sa kanila. Itinuring nila akong pamilya, hindi ibang tao. Yun ang gusto-gusto ko sa kanila. Kaya hindi ko rin sila maiwanan basta-basta. At kailangan balik at balik. Ayan. Update ko na lang po ulit kayo sa mga susunod na araw hanggang sa makauwi ako ng probinsya namin. So, ayan. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat din po sa aking mga kaibigan na nagbigay ng chocolate. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga prayers nyo. Thank you. Merry Christmas po. Happy New Year. At dito po ako mag-Christmas. Okay, my. At least nasa Pilipinas na ako. So, maraming salamat po sa mga nanood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po my channel, Maria's Vlog. Maria, please vlog.